Good morning guys, ang gagawin natin ngayong araw, mag-change oil tayo ng motor natin. So welcome ulit guys sa ating YouTube channel. So umpisa na natin siya mga kalikot, tara. Ayun, bali, i-shoutout lang natin yung new subscriber natin mga kalikot, si Mike De Guzman. So, maraming salamat, idol. So, na guys, kailangan natin ng lalagyanan ng oil dito sa may baba. So, bali, ang baba klase natin mga kalikot dito banda sa may kaliwa natin. So, ito siya. Number 14 ata yung bolt. So, ito. So, tanggalin lang natin to guys para dito mahulog yung oil. So bali hanggang i-drain natin lahat mga kalikot. Tapos kung mag-change oil tayo mga kalikot, kailangan rin nating palitan yung kanyang filter. Isabay na rin natin siya. So kung genuine yung ilalagay nyo, nasa sa inyo yan. Pero mas maganda. Katulad nito. Genuine part siya. Tapos itong oil natin, so pang Suzuki din siya, 10W40 yan. So dalawa yung kinuha natin guys, kasi pag nilagay natin tong isang liter, so magdadagdag lang tayo konti, siguro mga 1/4. Pero kung kulang yung budget nyo guys, pwede naman isang litro lang na oil. So pwede nyo rin guys itagilid tong motor para mawala lahat yung oil niya. So ganyan. So ayan, mayroon pa siya. Kaya tayo magdadagdag ng oil mga kalikot, kasi sisimutin natin yung karga nito. Pero hindi naman 100% na matatanggal. So marami pa. Ayan, maganda pag pinatagilid natin mga kalikot para talagang simot siya, at saka yung mga dumi niya dito sa gilid may ilabas niya. Kaya magdadagdag tayo lang ng mga konti lang, ng mga 1/4 ganun, kasi sisimutin natin yung kanyang oil. Bukod yun sa 1 liter na ilalagay natin mga kalikot. Tapos pwede rin i-side stand natin mga kalikot. Ayan o, marami pa. Tapos patagilid ulit natin. So pag wala nang tumutulo mga kalikot, pwede na natin siyang i-center stand ulit. So pag wala nang tumutulo mga kalikot, yan, pwede na natin takpan. Or linisan muna natin siya. Yan. Saka ibalik na natin tong bolt niya. Bali number 14 to guys, yung size ng bolt niya. Tapos sigpitan na natin siya mga kalikot. Tapos dito guys, bandang kanan, dito yung filter niya. So ito yung next na tatanggalin natin mga kalikot. So sa akin kasi naka-allen wrench na siya. Pero dati to guys, ganito yung bolt niya. So pinalitan ko na siya ng allen wrench. Yan, bali ganyan yung original na bolt niya. So allen wrench na yung nilagay ko.
mga stainless. So ito yung next na tatanggalin natin, guys. So bali may laman pa siyang langis. Tapos tanggalin ulit natin to, guys, itong lalagyanan ng oil, yung cup niya. So tanggalin na natin. Tapos patagilid ulit natin, mga kalikot, para matanggal pa yung ibang mga excess na oil. So ganyan. Bali, hawakan lang natin ng maigi yung motor. Baka matumba siya. So ayan, marami pang lumalabas na oil. So pag wala ng langis, guys, pwede na natin siyang punasan. Tapos ilagay na natin yung bagong filter natin. So punasan muna natin siya. Yan, bali ilagay na natin yung kanyang filter, mga kalikot. So ganyan. At saka kung baliktad yan, guys, hindi naman yan papasok. Yan, sobra siya. So kailangan yung butas yun yung unahin natin papunta sa loob. So yan. So bali, ilagay na natin yung takip niya, mga kalikot. So bago natin ilagay yung takip niya, mga kalikot, yan, punasan muna natin siya. Yan, bago natin ilagay yung takip niya, mga kalikot, lagyan muna natin ng grasa tong bolt ng kanyang filter cup or yung takip ng filter. Yan, para pag nabasa, hindi ka agad siya makwan, hindi siya kakalawangin or ano. Sa bagay, stainless naman to, yung hindi siya mag-aasin, yung mga ganon. So bali, ilagay na natin yung kanyang cup. Ito kasi, guys, racing boy siya. Kaya kung ano yung pangalan niya, kailangan nakatayo rin yung kanyang pangalan na racing boy. Pero yung mga original na takip nito, guys, may aro siya. Yung aro niya, guys, nakatutok sa baba. Kapag yung original na takip niya. So may aro na, may makikita kayong aro, guys, yun pababa. Yun yung susundin natin. Yung aro niya nakatutok sa may baba. Yan, pag binalik niyo yung mga bolt niya, mga kalikot, punasan niyo rin siya. Tapos lagyan ng grasa. So, ang paghigpit nito, guys, sabay-sabay sila. Yan. Para equal. Siyempre, habang hinihigpitan nyo, iayos nyo na rin siya. Tapos, katamtaman higpit lang. Huwag naman masyadong ihigpitan kasi malulustrid. Baka masira yung itong cover ng makina. Tapos kailangan natin, guys, imbudo yan, para mas madali natin ilagay yung langis. So yan,
So ito lagi yung pinang-change oil ko mga kalikot. So lagay na natin yung 1 liter. So huwag niyong kalimutan guys na isarado yung drain ng oil niya. Minsan kasi yung iba nakakalimutan isarado. Kaya pag nilagay yung langis, yun, tumulo na sa baba. So ito guys, pang Suzuki Rider 150. Bali ganito ang pag change oil. So ayan. A few moments later. Tapos maglalagay lang tayo ng mga 2 inches na bawas dito sa isang litro mga kalikot. Kasi talagang drainin natin lahat kanina. So i-check nyo lang kung may 2 inches na nabawas. So ayan. So tama na yun pag ganun. So bali mga 2 inches lang yung binawas natin dito sa may isang 1 liter. So bali okay na guys. Tanggalin na natin yung ating imbudo. Ayan. Tapos takpan na natin yung lagyanan ng oil niya mga kalikot. So ayan na, tapos yung used oil natin mga kalikot, lagay ulit natin dito sa batch yun na pinagtanggalan natin ng oil. A few moments later. So bali marami tayong naipon na used oil. So abangan nyo guys, gagawa tayo ng DIY na oil stove. So kinukumpleto ko lang yung mga materialis natin. So bali natapos na natin siya na change oilan mga kalikot. So ayan. So next step ulit natin. Ikakrang natin siya yung mga 15 times or 20 times. Para mag-circulate yung kanyang oil. Tapos pwede na natin siyang susian para umandar. So ikik lang natin ng mga 15 to 20 times mga kalikot. A few moments later. So ayan, nakik na natin siya ng mga 20 times na naka-off. Tapos yun, switch na natin siya mga kalikot. Tapos paandarin na natin siya. So hanggang dito na lang ulit guys. Kita-kita na lang tayo ulit sa next video natin mga kalikot. So maraming salamat nga pala sa nag-subscribe sa ating Munting channel. So kapag hindi ka pa nakapag-subscribe mga kalikot, mag-subscribe ka na. So natapos na natin siya mga kalikot. So ayan. So maraming salamat ulit guys. Ingat tayong lahat and God bless ating lahat mga kalikot. Bye bye.